tinatawagan ko na si attorney. Ayan. Hello po, attorney. Hello. Ayun, teka po ah. I-on-air ko na po kayo. Ayan. Ano lang naman po ito, parang kwentuhan lang naman po ito, attorney. Magkukwentuhan lang po tayo. Salamat po ah. Unang-una po, salamat po sa ano po, pagbibigay niyo po ng pagkakataon sa akin para makausap po, po kayo dito sa aking YouTube channel. Kasi po eh, kami po ni Kuya Tommy Abile, kumbaga naging magkaibigan po kami dahil po dito sa issue ng kay Jovelyn at kay napunta na rin po kay Jobert. Yan. Kaya po kami ngayon, kumbaga marami po kasing basher, si Kuya Tommy Abile, si Jobert, marami pong makamotoligtas. Kaya po, naisipan ko kayo po ang pinakatamang tao para makapagbigay linaw po sa mga ibinabato ko na issue dito sa kay Kuya Tommy Abile, saka kay Jobert. So, eto po, unang-unang tanong ko na po kagad, kasi po, eto, napakarami po talagang tumututol, tumutulig sa at kumukwestiyon dito po sa gagawin na carbon dating. Eto po ba talaga ay meron pong posibilidad o ano po ba ang masasabi niyo po sa mga parang nagsasabi na ito daw po ay hindi daw po matutuloy, hindi na daw po ito mangyayari? Ano po bang ano niyo po dito? Sa akin na naman, hindi naman sila ang magde-decide kung matutuloy o hindi. Ang usapin yan ay na-submit na natin sa City Prosecution Office ng Puerto Princesa at sila ang magsasabi kung dapat matuloy o hindi. Okay po. As of now kasi nakapag-submit na kami ng motion na ipasa ilalim sa Regio 14 carbon dating at actually pinapasubmit kami ng tatlong laboratory na may kakayanang magsagawa ng ano ng radiocarbon 14 dating. So nakipag-coordinate na kami doon sa posibleng gumawa ng examination. Kasi initially isa lang ang nakausap namin pero hiningi ng fiscal na at least tatlo ang maibigay namin para naman makapagpili kung alin doon ang may pinaka mataas ang credibility siguro. Okay po. Kumbaga parang pinaka-qualified para gawin po itong test na ito. Yes, oo. Pero ang ano nga namin, sasabi namin, as much as possible sana, government office or government agency, so let's see kung alin doon sa tatlo ang magka-qualify. Kasi merong isa na private eh. Okay. Ngayon po ba, meron na po ba kayong mga schedule ng hearing about po dito sa kaso ni Jobert po? Wala pa dahil ang kaso ay kasalukuyang sumasailalim ng preliminary investigation. Sa preliminary investigation, hindi pa naiakyat yung kaso sa korte. Ito ay iniimbestigahan pa ng fiscal para alamin kung may sapat na ebidensya upang maiakyat yung kaso sa korte. So kung makitaan ng fiscal o ng prosecutor na mayroong probable cause, sa kanila iakyat yung kaso sa korte. Kung wala namang probable cause, pwedeng sa level pa lang ng fiscal ay pwede na nilang i-dismiss. Oh, okay po. So ano pala no po, kumbaga talagang dito po sa nangyayari na ito, parang nakikita natin talaga kung gaano po kabagal ang ano natin. Kumbaga yung justice system dito sa ating bansa no po, kasi kung ano po, ilang buwan na rin na nakalipas eh. Well, ganun talaga, pero kung titingnan natin yung rules, no? Okay. Mayroon kasing rules na pinapatupad yung National Prosecution Service. May specific period of time para tapusin nila yung investigation. Sa korte ganun din, mayroon ding period na binibigay para tapusin ng korte ang pagdinig sa mga kaso na kabinbin. Pero hindi yan usually na nasusunod na rin dahil alam naman natin punong-puno yung mga korte natin at yung mga tanggapan ng piskal yan ng mga kaso na iniimbestigahan at kulang na kulang ng personnel, particularly mga judges, mga fiscals, and
yung mga course kulang. Uh-huh. Kaya't gustuhin man ng ating gobyerno na matapos yung mga kaso sa, tinakdang panahon, uh-huh, hindi talaga magagawa dahil may mga dahilan na beyond sa ating control. Uh-huh. At ma-address lang yan kung ang gobyerno mismo ay magtatag o magtayo ng mga panibagong korte at magdagdag ng mga prosecutors. Oh, okay. Eh, ito po ba, kasi ito po, meron pong mga nagtatanong po sa akin itong mga nakaraang araw. Tinatanong po nila, mm-hmm, kung nasan daw po ba yung buto na ika-carbon dating. Meron po kasing mga balita, inano daw, pinremate na daw ito eh. Eh sabi ko nga, parang hindi naman yata totoo yun. Sa huling pag-usap namin sa piskalya nung nakaraang linggo, nung magkaroon kami ng clarificatory hearing, ay sinabi ng pulis na isinumiti raw nila sa NBI at ito'y kasalukuyang nasa pangalaga ng NBI Manila, Central Office ng NBI. Opo, ayun, at least malinaw po na yung pumbuto eh hindi nakremate. At ang eto po, di ba parang tama po ba ako? At meron din po mga nagsabi sa akin, hindi daw po ito basta-basta pwedeng ipakremate kasi nga daw po eh pag-aaralan pa, kumbaga meron pang request kayo po na patungkol po diyan sa ni Liobert. Yes, dapat hindi nila i-cremate yan. At saka para sa akin, hindi naman kailangan i-cremate yan dahil yan ay skeletal remains na. Oo nga po. Wala akong nakitang dahilan para i-cremate yan, maliban na lang kung mayroong gustong pagtakpan. Oh, yun. Ang dapat lang i-cremate kung yung mga bagong namatay na siguro may posibilidad na magdala ng mga contagious disease, yun pwedeng i-cremate. Pero ito kasi buto na eh. Opo. Wala nang danger na makapag-spread pa ng sakit. Opo. So malinaw po, attorney, dito lang po sa Pilipinas gagawin yung mga test na yan. Yes, may capacity naman yung ating gobyerno at yung ibang mga private provider na gawin yung mga test na yan. Hindi naman tayo behind din pagdating sa siyensya, sa mga kaalaman, hindi tayo behind sa ibang bansa, kaya kayang-kaya yan ng mga experts natin dito sa Pilipinas. Ayun, so malinaw po, dun po sa mga nagtatanong at mga tumutulig sa kay Kuya Tommy Abile, dito lang po sa Pilipinas gagawin yung test na yan, kasi nga po, meron naman pong mga facility dito na gumagawa ng mga ganyang exam at anong ganyang test. Kasi ang ano ko naman talaga dyan, meron na po ng mga ospital o mga, kumbaga, mga laboratorio na nagpo-provide po ng ganyang services dito sa atin, dito sa Pilipinas. Yes, no, tama yun. So malinaw na malinaw po yan ha. Doon po sa mga, uh-huh, mga kumu-question kay Kuya Tommy Abile. Hindi po sa Amerika, hindi po totoong sa Amerika yan. Ayan. So ngayon po, eto, attorney, kasi syempre, hindi naman tayo pwedeng mag-ano dyan sa mga usapin sa kaso ni Liobert dahil medyo, kumbaga, masalimuot o kaya komplikado. Dito po tayo, kasi meron pong mga nagsasabi, mga nagtatanong sa akin, paano, Mac, paano daw po kung sakaling mapatunayan po ng ating husgado na si Liobert po ay talagang wala siyang kasalanan dito, hindi niya ginawa yung krimen, ma-acquit siya. Yun po bang mga nagbintang po sa kanya o nagdiin sa kanya? Ito po ba ay pwede po ba niyang balikan daw ng kaso ang mga taong to? Yes, pwede. Kung ang gumawa ng mga maling paratang sa kanya ay mga pribadong individual, pwede niya kasuhan ng damages. Bagamat civil case lang yan, kung mapatunayan gawa-gawa yung kaso sa kanya, pwedeng pagbayarin ng malaking halaga yung mga taong nagdawit sa kanya. Kung ang involved naman sa maling akusasyon laban sa kanya ay mga tauhan ng gobyerno, pwede niyang kasuhan ng kasong administratibo at ganun din ng kasong sibil. At sa kasong administratibo, pag napatunayan na talagang ginawa-gawa lang nila yung kanilang binibintang, ay pwede silang either matanggal sa serbisyo or masuspindi. Depende sa gravity ng evidence na ipipresenta ni Liobert. Oh, okay po. So, pwede pala, ano po. At least,
kung sakali mapatunayan, eh merong pagkakataon si Liobert naman na ilaban naman niya yung kanyang sarili at karapatan at malinis po niya ang kanyang pangalan, kasi talaga pong dito po sa nangyari na ito eh si Liobert po ang ano eh, ang kumbaga durog na durog ang pangalan ni Liobert dito eh. Tama yun, pero kung titingnan natin sa mata ng batas, hanggang ngayon si Liobert ay pinapalagay na innocent eh. O yun nga po. Mayroon kasing presumption sa batas na hanggat hindi na papatunayan sa korte na may kasalanan ka ay innocent ka. Pero iba kasi sa bar of public opinion eh. Sa public opinion, kahit na hindi pa dumaan sa proseso ng paglilitis, ay pwede kang husgahan ng taong bayan. Mm-hmm. Ayun nga po, tama po. Eh ito po ba, eh, kasi di ba si Liobert po ay kung yun po ang inyong pinagtatanggol, eh si ano po ba, yung pong si Liobert po, iba pong abogado niya, ganun po ba? Yes, mayroon ding sariling abogado si Liobert. Kaibigan din natin yung kanyang abogado, pero hindi ako nakikipag-usap sa kanila kung ano yung kanilang maging theory o depensa doon sa kaso. Pero apparently, hindi pwedeng magsama sa isang abogado si Liobert at si Liobert dahil magkaiba yung version ng kanilang kwento. Oh, okay po, okay po. Kumbaga magkaiba po ang abogado at eto po ba kung sakali mapawalang sala po si Liobert, si Liobert din po ganin din po ang mangyayari sa kanya? Depende yon sa magiging ebidensya ng piskalya laban sa kanilang dalawa. Kung ang ebidensya ay matibay na nagtuturo sa kanilang dalawa o isa sa kanila, kung sino yung mayroong ebidensyang mabigat, yun ang pwedeng tamaan. Pero sa ngayon, mahirap mag-speculate kung ano ba yung mga ebidensyang ipipresenta nila dahil kumbaga napakaaga pa. Nasa stage pa lang tayo ng preliminary investigation at hindi pa ito yung panahon na i-determine yung tinatawag na guilt beyond reasonable doubt. Kaya premature pang mag-predict ngayon. Eto po, mayroon po ditong pinadala sa aking tanong paggabi. Ang sabi po, kung sakali daw po na eto, katulad niyan, mapawalang sala si Liobert din, ang pamilya Galleno daw po ba, mayroon po ba silang, kumbaga, parang ano tawag dito, responsibilidad o obligasyon? Kasi parang sila po ang isa sa mga nagdiin din po kay Liobert ngayon. Well, kung sa akin lang, kailangan para magkaroon ng cause of action si Liobert laban sa kanila, kailangan mapatunayan ni Liobert na sila ay umakto in bad faith. Pero sa ngayon kasi, sa nakikita ko, mukha namang ang pamilya Galleno ay nagbase din lang doon sa mga ebidensyang lumabas, base doon sa examination na ginawa ng NBI at ng kapulisan. Okay. Kasama na rin yung sinasabing extrajudicial confession ni Liobert na kung saan ay inamin niya raw na siya nga yung may kagagawan. Okay. Sa mga ganong sitwasyon, maski ako siguro kung ako yung pamilya nung nawawalang si Jovelyn, ay mag-isip din ako na talagang si Liobert nga ang may kagagawan. So kung ganun ang takbo ng pangyari, hindi nila pwedeng sabihin na in bad faith ang pamilya ni Jovelyn. Pero ano yan, siguro sa ngayon, yun lang yung nakikita ko. Pero I don't know kung ano yung nagiging ugnayan, usapan sa pagitan ni Liobert at nung pamilya nung kanyang pinsan na sinasabing namatay at sa pagitan nung pamilya at ng mga pulis. Kasi posible ding magkaroon ng bad faith, hindi lang natin alam dahil hindi pa natin nakikita yung kabuuan ng mga ebidensya. Okay po. Napakagandang paliwanag po. At yun, ngayon, kahit pa paano, yung mga ilan ding mga kumukwestiyon sa pamilya Galleno, eh, kumbaga, napaliwanag nyo po na sila po, bumase lang doon sa mga ebidensya na nakalap na tinuturo ay itong si Liobert. So, nabanggit nyo po, sir, attorney, yung patungkol po dyan sa confession ni Liobert. Eventually po, binawi po niya yan.
eto po ba, katulad niyan, binawi niya yan, sinabi po niya, tinakot lang siya, pinilit lang siya para aminin tong kaso na ito. Eto po ba ay meron pong, kumbaga, pinasa niyo rin po ba ito sa ano, sa piskalya o sa husgado para maging well, nakasama yun sa kanyang counter, sa kanyang counter affidavit. Mm-hmm. Sinabi niya yung lahat ng nangyari at sinabi niya nga na pinilit lang siya na magbigay ng ganung testimonya. Okay. Pero at the end of the day, ang mag-appreciate pa rin yan kung papaniwalaan yung kanyang retraction ay yung piskalya pa rin. Pero sa amin, sa panig namin, ginawa na namin yung aming part na ipaalam sa piskalya na ganun nga nangyari at ngayon nasa kamay na nila kung papaniwalaan nila yung sinabi ni Liobert o hindi. Okay po, ayan. Attorney, di pa po ang pamilya Galleno po, ang kumbaga parang naagrabyado dito sa kaso na ito dahil sila po yung nawala ng kapamilya. Pero, Atty, ang nabalitaan po namin kay Kuya Tommy Abile, isa daw pong pulis ang nagsampa ng demanda sa kanya. Tama po ba yon? Yes. Kasi sa ganitong mga criminal cases, usually ang family ng victim ay considered lang as witness for the people of the Philippines. So, ang people of the Philippines ay nire-represent ng pulis sa pagsampa at pag-imbestiga at pagsampa ng kaso. So kaya wag nating pagtakahan kung bakit pulis ang nagpupurso ng kaso dahil trabaho ng pulis yun na mag-imbestiga at kung may nakuha silang ebidensya, magpa-file sila bilang representative ng people of the Philippines. Okay, yun. At least malinaw na po kasi yun din po ang ano eh, kumbaga isa sa mga issue na inaano kaya na binabato kay Kuya Tommy Abile dahil na ano nga nabanggit nga ni Kuya Tommy tungkol po dun sa parang corporal ba o sarhento na nagsampa ng demanda. Mm-hmm. Ngayon po malinaw na kapag pala ganyan po eh meron po talagang karapatan ng isang alagad ng batas na siya ang kumbaga mag-file ng kaso. Yes, hindi lang karapatan kundi yun ay bahagi ng kanilang obligasyon. Okay. Trabaho nila yon bilang isang tagapagpatupad ng batas na magsampa ng kaso kung mayroong ebidensya. Kaya lang, kaakibat ng kanilang katungkulan o obligasyon na yon na maging patas din sa kanilang ginagawang investigasyon upang hindi naman madawit doon sa mga kasong iniimbestigahan nila ang mga inosenteng mamamayan. Kasi mahalaga ang buhay, mahalaga ang kalayaan, at mahalaga ang integridad ng bawat tao. So kung ikaw na isang tao ay inosente ka sa krimen at idinawit ka, imagine mo na lang yung mga gabing hindi ka makatulog, yung pag-aalala mo na makulong ka, at pag nakulong ka, yung hirap na dadanasin mo sa loob na hindi mo dinanas kung ikaw ay nasa laya. So dapat yun binibigyan lahat ng pansin, binibigyan ng factor yun sa pagtitimbang para naman yung mga kapulisan natin pag nagsagawa sila ng kanilang investigasyon ay maging ano naman sila, maging patas at makatotohanan yung ginagawang investigasyon. Opo. Eh katulad po niyan, Attorney, 'di ba po? Doon po tayo nagsimula sa pagkawala po ni Jovelyn. At kumbaga eventually sa kanya lang po naging kliyente itong si Liobert. Ano po bang mga time na kumbaga lumabas po yung issue na ito ng patungkol sa pagkawala ni Jovelyn? Kayo po ba ano po ba naging reaction niyo po at first? Kumbaga kasi in 18 days kalansay, siguro hindi pa naman po yata kayo siguro nakakausap ni Liobert that time, di ba po? Kasi parang neto po bang mga time po na siya po ay tinuturo niya yung mga kalansay, kayo na po ba ang abogado niya that time? O meron po ba? Hindi pa. Ano po yung, reaction niyo? Lumapit sila sa akin, naisampa na yung kaso. So, ibig sabihin, tapos na yung ginawang pagpapaturo sa kanya. Yung tanong mo na kung ano ang naging reaction ko dun sa bangkay, sa totoo lang, hindi rin ako makapaniwala na sa loob ng 18 araw ay maagnas ng ganun ang isang bangkay. Posible yun, naniniwala ako at sumasang-ayon ako sa sabi ng mga eksperto na pwedeng mangyari, depende dun sa environment. Pero hindi sa tingin ko hindi ganoon na yung itsura nung
nung mga buto na nakita ko, hindi ko siya nakita in person or yung ano talaga harapan. Opo. Nakita ko siya sa video. Yung nakita ko mukhang matagal ng ano, matagal ng bungo yun. Sabi ko nga, mukhang panahon pa ng hapon. Yun. Pero sa akin naman, ano lang yun, observation ko lang. Opo. Hindi naman magiging binding yun sa hukuman. Uh-huh. Ang titingnan pa rin ng hukuman ay yung mga science-based findings. Yun. Oo nga po. So kaya mahalaga na magkaroon ng radiocarbon 14 dating. Uh-huh. At yung DNA result nga para magkaroon ng basihan ng korte para masabi nila na yung mga skeleton nga na sinasabing nakuha dun sa crime scene ay totoong kay Jovelyn. Opo. Okay po. Ito nga po pala, nakalimutan ko tanong kanina. Yung pong laboratorio ng carbon dating at laboratorio po ba na magpo-provide ng services para sa DNA test, iisa lang po ba sila o magkahiwalay din po? Kung ang tinutukoy mo ay yung gumawa ng DNA testing ng mga nakaraang buwan, iba po 'yon. Opo, hindi ba ito pong ano, ito pong inyo pong ni-request po, yung pong inyong inano na pinail na motion for para po diyan sa carbon dating at sa DNA. Okay, oo. Gusto sana namin ano, as much as possible ay isang ano lang, isang laboratory lang, pero hindi namin alam kung may capability yung laboratory ng tinatap namin to conduct both DNA testing tsaka yung radiocarbon 14 dating. Okay. Mahalaga sa amin kasi na magkaroon ng both examination kasi kung lalabas na bago o yung bangka, yung skeleton, sabihin natin nagtugma doon sa time sa period ng sasabing pagkawala ni Jovelyn. Mm-hmm. Ang next question is yung buto ba ay ano rin, magmamatch ulit doon sa naunang DNA na kinuha. Opo. Ayos po. At least malinaw po ang inyong mga napaliwanag ngayon. Talagang dito lang sa Pilipinas at hindi po lalabas na ibang bansa. At talagang ito po ay kumbaga naka-file for motion na. At yun nga po kasi sinasabi po nung iba, nang budo lang daw si Kuya Tommy Abile. Kumbaga pinanghingi lang daw ng pera para para lang pansarili lang daw ni Kuya Tommy Abile. Napanggit din po ni Kuya Tommy, matagal na po ba kayong magkakilala po ni Kuya Tommy o magkaibigan po? Yes, matagal na. Nagsimula yan mga around 9 or 10 years ago. Opo, okay po. No. At yun po, actually marami pong kasi nung binlog ko po yan patungkol po sa inyo nung na-interview po kay ni Kuya Tommy Abile at nilabas po niya sa kanyang programa yung inyong video, ini-upload ko po rin yan sa aking YouTube. Ngayon, alam niyo po napakarami pong nagpapasalamat po sa inyo kahit po ngayon dito po sa ating live ngayon. Marami pong nagpapasalamat at nagsasabi na God bless you, mabuhay daw po kayo kasi nga po, meron po kaming kasama dito sa laban ni Liobert na sabi nga po ni Kuya Tommy Abile, kayo po kumbaga yung inyo pong experience sa buhay, yan daw po ang naging inyong dahilan para maging isang matuwid at mahusay po na abogado. Kaya po maraming salamat po sa inyo pong pagtatanggol kaya Liobert. Ngayon po, attorney, hindi ko na po ito papahabain. Meron po ba kayong gusto pong ibigay po na mensahe sa mga taong bayan po? Sumusuporta kay Liobert at tumutiligsa dito kay Liobert at Kuya Tommy. Siguro dun sa mga sumusuporta kay Liobert, masabi ko sa kanila, salamat. At huwag sana kayong magsawa sa pagsuporta. At samahan nyo rin kami sa panalangin na sana makamit natin yung hustisya at malaman natin yung katotohanan. Doon naman sa mga tumutulisa, masasabi natin sa kanila, karapatan nila na magkaroon ng sarili nilang opinion. Pero ang pakiusap lang natin, wag naman sanang umabot sa yung mga personal na banat. Doon lang tayo sa pagtulisa sa mga issue. Wag na doon sa personal ng mga taong nagmamalasakit din lang at naghahangad na malaman yung katotohanan.
Yun, ako salamat. Well, attorney, kasi meron din po kung mga ano, mga manonood na from Palawan, meron pong ilan gustong humingi ng tulong na ano ba tawag dito, parang naghahanap sila po ng gagabay din sa kanila. Meron din silang mga parang kaso o meron silang mga kamag-anak na nakasuhan yata. Meron sa akin siguro mga dalawa o tatlo po na tao. Meron po ba kayong ano po, law office po? Kung saan po matatagpuan? Ah, yes, meron po kayo? Nandito lang naman kami sa New Market Road, Kayapas Building, New Market Road sa Barangay Tinigban, Puerto Princesa. Malapit lang yan sa ano, sa palengke ng sa pamilihang bayan ng Puerto Princesa. Okay po. So sa mga nanonood po diyan, yung mga meron po kasi mga nag-chat sa akin, mga humihingi ng tulong na payo ng abogado, eh ayan po, andyan daw po sa may New Market Road ang opisina ni Attorney Rehedor Tulali. Attorney, hindi ko na po kayo pahabain to at maraming salamat po, napakalino po ng inyong mga binigay po sa amin na impormasyon. Maraming salamat po sa oras po ninyo, Attorney Tulali. Thank you po. Walang anuman, Mac, at maraming salamat din na binigyan nyo rin kami ng pagkataon na may pahayag din yung sa panig ni Liobert at ni Katomi Abili. Mabuhay kayo. Sana patuloy pang lumago ang inyong subscribers. Ayan. Salamat po. Opo. At patuloy lang po kaming susuporta po sa inyo sa aming paghahanap ng katotohanan at amin pong ginagawang pagsuporta dito kay Kuya Tommy Abile at kay Liobert. Makakaasa po kayo na ang akin pong social media account gagamitin ko po para po dito sa ating hinahanap na hustisya. Salamat po. At Attorney Tulali, maraming salamat po. Salamat po. Po. Thank you po. So, bayan. Salamat po at ingat po kayong lahat dyan. Ayun. So, nakausap na natin si Attorney Tulali. And ibababa ko lang muna itong ano. Attorney, mamaya po pag ano, matawagan ko po ulit kayo. Thank you po. Okay po. Sige po, salamat po. Baba ko na po. Thank you po. Ayun. So, napakasarap. Alam niyo po, napakasarap ng pakiramdam ng ganito na meron tayong nakausap na abogado, no? Actually, sa totoo lang po, ilang beses na akong naka-interview po dito ng NBI chief. Chief po, si Chief Vic Lorenzo. Marami na ako. Si Kuya Tommy Abile. Every time po na ako nag-i-interview, lagi po akong kinakabahan. Ayun! Ewan ko po kung bakit. Parang lagi akong kabado na ano. At parang mautal-utal pa. Pero alam niyo po, napakasarap po sa pakiramdam na meron po tayong kasama na lumalaban at naghahanap po ng hustisya dito para kay Liobert na hindi po tayo mag-aalangan o wala tayong mapag-iisipan man lang na okay ba tong ating kasama, 'di ba, sa laban. At least ngayon eto sigurado po tayo 10 taon, 9 years to 10 years na po pala talagang magkaibigan si Kuya Tommy Abile. 'Di ba? Saka si Attorney. So sigurado na po tayo dito na wala pong maiiwanan at ang laban po na ito ay talagang hanggang sa dulo na kung ano man ang maging desisyon ng husgado, kasama natin sa laban si Attorney Tulali, si Kuya Tommy Abile. 'Di ba? Napakasarap sa pakiramdam. Alam niyo, medyo nakahinga na rin ako kanina, parang ayoy. Parang nanoo ako kasi abogado ang ating kausap po. Ayan.